Hello guys! Hello mga ka-birdie! Welcome back again to my channel. So for this video, I'm gonna teach you on how to create a DIY cage for your hand-feed young birds. So first, we're gonna need a candle, and then phosphoro, then a flies, and then a nail. And then, if you have an unused container, you can use this one. Then first, I'm gonna light up your candle. Then, gamit kayo ng flies kasi kailangan natin painitan yung pako. So, yun yung gagamitin natin pangbutas sa unused container na meron tayo sa bahay. So, painitin lang natin. Then, kapag mainit na, pwede siyang butasan. So, ayan. Painitin muna natin. Thousand years later. So, ito yung sample guys. So, pag mainit yung pako nyo, mabubutasan nyo guys. So, ito siya. So, ito yung mga nabutas namin last time. So, kailangan maliit lang yung mga butas para hindi pumasok yung hangin. So, mabutas pa tayo ng isa. Ayan, so ito na yung finished product natin. So actually, ginawa na namin siya kanina. So ayan, so may mga butas na siya. So I'd advise na dapat maliliit lang yung butas para hindi gaanong pumasok yung hangin. Kasi pag masyadong mahangin, nakakapasok yung hangin, is lalamigin yung mga ipon nyo. So next one, bago natin ilagay yung ibon, ay advice na gumamit kayo ng kusot. So yung mga itong nabili kong kusot, mabibili nyo siya o sa online, sa Shopee or sa Lazada meron siya. Bilin nyo yung pinong ang kusot. Ayan, lagay natin. So bakit natin kailangan ng kusot? Kasi nagbibigay yan init sa mga ibon para hindi sila lamigan. Ayan. So pakita ko yung dalawang bagong ibon. So kapipisa lang nito. I think 2 weeks na sila. So ayan, for hand feed na rin. So wala pa silang mga pangalan guys. So on my next video, so papakilala ko sila kung may naisip na kaming pangalan or kung may suggestion kayo, feel free to comment and we will choose the name. So, mga kasama nila si Junior. Ayan. That's it for now guys. So, don't forget to subscribe on my video and see you again on my next video. Thanks everyone. Bye-bye.